Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Ngayon po ay araw ng Biyernes, huling Biyernes ng buwan, araw ng ating pagdedebosyon. Kahit sabay-sabay po nating papurihan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pakingitian naman po yung mga katabi ninyo, pakisabi sa kanila, magalak ka. Magalak ka. Bakit po tayo magagalak? Mamaya po, unti-unti nating ipapaliwanag sa ating ebanghelyo. Ngayon pong panahon po na ito, di ba, ay panahon din ng mga graduation. Isang dahilan ng kagalakan sa buhay, lalo na ng mga magulang. Sobrang kaligayahan siguro ng isang magulang na nakita ko sa Facebook, ang bati niya sa kanyang anak. Congratulations anak, katapusan mo na. Katapusan mo na. Baka ang gusto niyang sabihin, tapos ka na. Ayan, sa pag-aaral mo. Ngayon pong araw, ang unang pinapaalala sa atin ay magalak tayo dahil katapusan na ng ano. Sa unang pagbasa po, ipinapaalala sa atin na dapat tayong magalak dahil ang Diyos ay nasa sa atin na. Dumating na ang Diyos, katapusan na ng kalungkutan, ng kasalanan, ng kamatayan. Yun po ang tanda ng pagdating ng Diyos. Yun dapat ang karanasan sa mga taong nagpapapasok sa Diyos sa kanilang buhay. Tunay na kagalakan dahil katapusan na ng kasalanan. Dahil mararanasan natin ang tunay na kaligtasan at kaligayahan na ninanais ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, ang una at napakahalagang paanyaya sa atin, talagang hayaan natin na dumating ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Hayaan natin na ang Diyos, ang Panginoon, ang poong Jesus Nazareno, ang maghari sa ating mga buhay upang matapos na talaga ang masasama sa ating mga kalooban. At sino pong unang ginamit ng Diyos na napakahalaga upang tunay na dalhin ang presensya ng Panginoong Jesus Nazareno sa ating mundo? Walang iba po kundi ang ating mahal na Birheng Maria. Ngayong araw po, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagdalaw ng mahal na Birhen kay Elizabeth. Sabi po ng isang pari sa amin, panahon po ng Pasko, Christmas break namin noon, nung ako'y seminarista pa, sabi niya, kung titingnan ninyo, napakaganda ng kwento ng Pasko. At ang kwento ng Pasko ay tunay na kwento ng pagdalaw, pagbisita. Pagdalaw ng anghel kay Maria, pagdalaw ng anghel kay Jose, pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. Napakaganda po. Pero kung babalikan po natin, yung unang pagdalaw din ng ating Panginoon dito sa mundong ito ay tunay na kwento ng pagdalaw ng Diyos sa ating mga buhay. Ang Diyos sa pamamagitan ni Maria dumalaw dito sa ating mundo na natili, nanirahan at nanahan sa bawat isa sa atin para ibigay ang biyaya ng buhay na walang hanggan para sa ating lahat. Kwento ng pagdalaw, napakagandang kwento ng pagdalaw. At kung babalikan din po natin, yung unang pagdalaw ng ating poong Jesus Nazareno sa mundong ito ay hindi tunay na tanatanggap ng mga tao noong panahon niya. Kung babalikan natin, marami ang tumatanggi sa Kanya. Marami ang hindi naniniwala sa Kanya. Marami ang hindi nagpapapasok sa Kanya sa kanilang mga buhay. Kaya anong nangyari? Nawalan ba ang Diyos? Hindi po. Ang nawalan ay ang mga taong hindi tumanggap sa Kanya. Patuloy silang namuhay ng sa sarili nila, sa sariling kagustuhan nila. Kaya naman, hindi nila tunay na naranasan ang biyaya, yung mabuting buhay, yung magandang buhay na nais ng Panginoon para sa kanila.
Kaya ang patuloy pong paanyaya, katulad nung una ko pong sinabi sa atin, tingnan po natin yung ating mga sarili. Paano ba natin tinatanggap yung ating Panginoon? Tinatanggap ba natin talaga siya sa ating mga buhay? Dahil po ang Panginoon, palagi pa rin po sa araw-araw ng ating buhay, ninanais na madalaw tayo sa Eukaristiya, sa mga sakramento, sa ating mga panalangin. Ninanais niyang ibigay ang pagmamahal at paggabay upang tunay nating matanggap ang mabuti at magandang buhay dito pa lamang sa mundong ito. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, uulitin ko ang unang paanyaya. Nawa, buksan natin ang ating mga sarili sa biyaya ng presensya ng Panginoon. Biyaya na nagbibigay sa atin ng lakas para makapaglakbay dito sa mundong ito ng matiwasay. Biyaya na nagpapatawad sa ating mga kasalanan upang tayo ay maging handa na makiharap sa ating Panginoon. Biyaya na nagtatama sa ating mga kamalian para tayo ay tunay na makapaglakbay ng tama sa mundong ito. Muli po ang unang paanyaya. Hayaan natin na ang presensya ng Diyos ay dumating sa ating mga buhay. Sa atin pong ebanghelyo, kung mapapansin po natin, yung pagdating ni Maria sa tahanan ni Elizabeth, ay pagdating na pagdating pa lamang ni Maria, ay tuwang-tuwa na si Elizabeth. Kahit wala namang sinabing dala-dala si Maria, hindi ho ba sa mga taong dumadalaw sa atin, lalo na kapag panahon ng Pasko, kung minsan hindi naman talaga mahalaga yung kanilang mga dala-dala, ang tunay na mahalaga ay yung presensya nila sa kanilang pagdalaw, sa kanilang pagpunta sa atin. At alam ko pong makikisang-ayon kayo na kung minsan yung presensya lamang talaga ay sapat na para sa taong mahalaga para sa atin. At yun po yung unang daladala ni Maria sa kanyang pagdalaw. Kanyang presensya ay sapat na para maging maligaya si Elizabeth. At bukod doon, alam na alam ni Elizabeth sa pamamagitan ng Espiritu Santo na daladala ni Maria ang ating Panginoong Jesus Nazareno. Yun po yung isa pang napakahalagang dahilan kung bakit lubos na naliligayahan si Elizabeth sa pagdalaw ni Maria. Dahil wala man siyang daladalang material na bagay, ngunit daladala niya ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Ito po'y paalala sa atin na tunay na magiging maligaya ang ibang mga tao sa ating presensya kapag daladala natin sa ating buhay ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya ang ikalawa pong imbitasyon ko sa bawat isa sa atin, mahalagang tingnan yung ating mga buhay, unang-una sa lahat. Kapag ako ba ay dumadating sa isang komunidad, sa isang pamilya, sa isang pagkakaibigan, daladala ko ba talaga ang presensya ng ating Panginoon? O kapag ako ay dumadating sa isang lugar, ako ay iniiwasan ng maraming mga tao. Iniiwasan, nilalayuan, baka kasi hindi ko daladala ang ating Panginoong Jesus Nazareno. Ito po yung mahalagang paalala sa atin, na nawa sa ating patuloy na pakikiharap sa ating Panginoon, sa ating patuloy na pagdedebosyon sa ating Panginoon, naway tunay nating matanggap ang kanyang buhay at maibahagi yung kanyang buhay sa ating mga kapwa. Mga minamahal kong mga kapatid, tunay na magiging regalo yung ating mga presensya. Kung katulad ni Maria, tatanggapin natin sa ating buhay ang ating poong Jesus Nazareno. At tunay na magiging regalo ang ating buhay na tahanan ng Diyos kung ang ating buhay ay nagbabahagi ng mga biyaya ng Diyos, nagbabahagi ng pagpapatawad at pagmamahal ng Diyos, nagbabahagi ng pagtatama ng Diyos kapag tayo ay namumuhay na sa kamalian. Ito pong mga biyayang ito ay hindi lamang responsibilidad ng mga pari, ng mga lingkod ng simbahan. Tayo pong lahat, bawat isa sa atin ng mga anak ng Diyos, ay binibigyan ng tungkulin na ibahagi
patuloy na ibahagi ang buhay at biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating buhay. Dahil nung panahon na tayo ay binyagan, tayo ay ginawa ng tahanan ng Diyos. Katulad ni Maria na dinala ang Diyos sa kanyang sinapupunan at ibinahagi dito sa mundong ito. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, ang ating misyon, tanggapin si Jesus sa ating mga buhay at ibahagi si Jesus sa pamamagitan ng ating mga buhay upang ang ating mga buhay magkaroon ng magandang katapusan. Amen.